Yun, so nagtanong na tayo guys, no? Ang sabi is Mang Inihaw daw. Tapos kakanan. So medyo nakakalito, no? Pag kayo talaga yung unang pupunta rito. Dahil ako, pumunta ko rito is nag-tricycle ako. Sumakay ako ng tricycle, narikil ako na lang. Kasi medyo looban po eh. Kailangan talaga dito is meron kayong service, no? Dahil medyo loob siya ng konti. Hindi man konti, talaga loob talaga. Saan ba yung Mang Inihaw dito? Saan yung Mang Inihaw? Ah, ito Mang Inihaw. Sa kanan po natin ito. So dito tayo papasok, guys. Okay, so guys, no, nagkape lang tayo ng konti at papasok na tayo rito sa may prison warehouse. So guys, so may mga service po diyan. Tandaan niyo tong ilang-ilang. Ito pala, itong street na to. Kaliwa tayo rito. Then meron da yung tindahan dito, no. Ito pong Mang Inihaw, yan, no. So dito, ito, meron papasok dito. Ilang-ilang. Ito po, tandaan natin, ha. Tsaka yung, ano yun, si Elias Lanson. Yun, Miss Barangay 176. So guys, dito may mga ano dito, may mga kainan dito. Pero hindi tayo pupunta dyan. Kakanan tayo dito. Ito. Yan, ito yung, ano, ito yung warehouse nila, ano. Yan. Ito po yung, ano, yung packet dito sa may Prism Warehouse. Nakarating din tayo. Grabe. Nga ba ng biyahe natin? Niligaw tayo ni Waze. Okay lang, at least hindi din tayo naubusan ng battery. Ganyang kalupit si Prism nung layo na nilakbay natin. Alas 2 oras tayo nag-drive. Yan, medyo loob ng konti siya, no? So diretso lang po yan hanggang sa makita niyo yung bodega or warehouse nila, no, yung tindahan nila bandang kanan. Okay, so update tayo ng oras. Ang oras po ay 10:45. Umalis po tayo kanina sa bahay ng alas 8. So magdadalang oras na eksakto. So ngayon yun itong natin. So ito 65 pa lang, 65 volts. So umalis po tayo kanina doon ng 66. Alright, ayun. So ito na po yung warehouse nila, guys, no. Ito. Itong Prism E-bike Warehouse Bodega. Ayun. Yan. Ayun. May ano pa ba na pangalan nila na? Ayun, tumawag naman ako kanina. Boss. Saan ba pwede yun dito? Ito yung ano natin. Pinaka-bodega. Dami, oh. Okay, ha? Kuha uli ako ng isa pa? Wow! Back to back? Hindi, may nakausap na ako. Ayun si kuya. May kausap. Ha? 15 na ganito? Ang dami? Ito maganda pang sa Tidson. Doon ba kanina mga ganyan, boss? Ha? 9,000? Pwede? At, 999. Ba't yung 10,000? Ayos na pang sa Tidson doon, no? Pamalengke. Ganda, oh. Di ba? 10,000, guys, oh. Ang ganda. Oh, di ba? Saan pa kayo? Tsaka lang, ewan ko lang kung magkano itong sidecar nilang ganito. Boss, yung mga ganyan sidecar nyo magkano? 51,995, sir. 51,995. So, bali 52 na.
Ayos. Ito yung ano, ito yung apat na ano, kulay nitong prism. Blue, black, white, and red. Yan. So, ang sabi sa atin, kukuha tayo ng ano, kulay puti ngayong araw. Ito. Ganda yung kulay. Ayun, isa po. Boss, ako yung nakaraan. Ay, oo. Sir. Eh, paano ba yun? Plano ko kumuha ng isa. Ngayon. Ah, kayo po. Meron naman, sir. Eh, ang tanong ko, ganito. Hindi kayo, pukawi. Mag-ano ba kayo ng ano? Ako yung kachat nung ano kanina. Ah, may hindi nakachat po. Oo, may nakachat na tatanong niya daw sa ano nila, sa taas, sa management. Opo, opo. Nag-ano ba kayo? Nag-COD ba kayo? COD? Paano kaya yun? Saan po ba location? Bukawi. Basta nearby Manila. Apo. Ayun. Sa Metro Manila po. Ayun, so ayun. Pwede pa lang magpa, ano dito, mag cash on delivery. Yes po. Ayun. So, Lalamove, babaya Lalamove, and ano pa ba, sir? Lalamove or yung mga in-house na, ano po, mga third party namin na tracking. Oh, tulad ngayon, magkapa-deliver tayo. So, hindi siya ganun kalaki, no? Hindi ganun kadali para, ano, na ibabayad natin. Mas maganda kasi, at least, yun lang, sa mga orders, siguraduhin nyo lang din naman. Huwag nang, di ba, yung bogus-bogus na, ano, di ba? Yun. So, siyempre, alam naman natin yung layo ng mga biyabiyahin ng mga, ano natin, mga kababayan natin eh. So, kita niyo yung gano'ng kaganda, no? Blue, black, and white. Ito, maganda white talaga, ano, pogi-pogi. Pwede rin yung black. Ito yung red. Ayan. So, sir, tanong ko lang, sir, magkano to, sir? $13,995. Ah, mas medyo mas mahal ng konti, no? $13,000. $13,000. Si fee na po siya. Mm-hmm. Eh, yun dito naman po sa kabila dito. Ito po, $44,995. Ah, mas mura to kaysa doon. Opo. Bakit? Sa design, saka po, wala siyang ano eh, yung parang windshield na. Oo. Di, tsaka mukhang maporma din yung isa nandun sa kabila. Okay, so guys ha. So nakita niyo naman yung ibang ano natin na yun, nagpapakarga tayo ngayon ng battery, no? So sa tanong ko lang, eto pwede ko dito, no? Lahat ba na mabibili ito? Naka-MBS na? Yes, po. Ayun, okay, so guys. Okay, so guys, lahat ng mga mabibili nyo rito is naka? SBMS na po. SBMS. So, sir, tanong ko lang. Pakita kita konti. Sir, tanong ko lang, sir, ano po ba yung SBMS na yun? Smart Battery Management System po siya. Kung saan mababalance po yung battery natin. Tapos, maiingatan, mapoprotektaan pa niya yung battery. Okay. So, matagal siya ng 5 plus years pa. So, may chance po ba na madagdagan yung life, ano niya, yung biyahe? Mas madagdagan po kasi balance po yung mga cells. Oo. Pag balance po yung cells, mas makunat po yung battery. Prism e-bike warehouse. Dito lang po yan sa may Saranay Bagumbong. Sa may Caloocan, no? Caloocan, no? Ayun. So guys, no, walang problema dito. Napaka-smooth ng pagbili nyo rito. Talagang ibigay talaga nila yung mga katanungan nyo. Talagang sasagutin nila lahat. Okay? Okay, so sa mga kababayan po natin dyan na patuloy pong sumusubaybay sa ating videos, maraming salamat po. Yan po yung mga e-bike po natin na nagagandahan. Tsaka po sa mga shoutout din po sa staff po ng Prism na napakabait ng mga ano dito, mga staff natin dito. Hindi po kayo magsisisi pag pumunta po kayo rito. Okay, so guys, nandito naman tayo at nagbabalik dito sa may Prism. Dito po sa may Saranay. Saranay sa may Caloocan. So ito po yung ating, nakita nyo naman guys, no? Yung mga talagang mga malakasan natin mga e-bike. So mamaya na yun, ikot natin mamaya yun. Ang importante natin dito is laging tinatanong sa atin kung ano daw ba yung speed nitong ating Prism. So sir, pwede mo mapitik ng konti kung ano po yung number 1 natin. Number 1 sir. Ayan ang number 1, no? Kita nyo naman, no? Eh, paano pa yung pag number 2? Ano po sa'yo? Ito po. Speed 103. Speed 2. Eh, number 3. Ako, Diyos mayo. Tama na, kuya. At baka magkahiwalay-hiwalay yung kaluluwa natin dyan. Pag ganda. O, yes. Yung ano lang, payo ko na, no? Huwag yung gagawin yung number 3. Kumari, number 2 lang. At para makabalik tayo, para bumakabili uli rito. Dahil mabilis na po yun eh. Tutusin. Mabilis na siya. So, yun lang masabi ko sa inyo guys. No? Kasi may nagtatulong sa atin nakaraan. Tungkol dito sa Prism. Dahil nga medyo mag-aang siya. Isa, maintain lang sana natin yung number 1 or number 2. Okay na eh. Recommended ko lang ha. Dahil nakagamit ako. Is number 1, number 2 lang. Pwede naman kayo mag-number 3 kung nasobla ng subdivision, open area. Yung wala kayo mga, walang tatawid na bata, walang mga tricycle, open yun. Pero kung makikipagsabay kayo sa EDSA or sa kung saan man national highway,
Eh, tama na yung number one. Oo. Mabilis na yun. Oo. Dipito sana, battery. Mm-hmm. Tsaka, ito, gaya ng tinanong ko nakaraan, no, kung dito sa pagano sa... Ito, itong unit na to, isa... Ito yung kukunin natin ngayon, no? Itong pangalawa. So, bali... Mamaya, tanong natin kay Kuya doon, no? Yung tungkol po sa, ano, sa MBS... Ayun, medyo doon ako nataan, eh. So, nagkakabit sila ng ano doon, no, ng battery dahil... kung mapapanood nyo yung vlog ng isang Prism dito, is bumiyahe sila ng man dito, hanggang Tarlac. So, grabe guys, no, kung gano'ng kahaba yung biyahe na yun. Nakita nyo naman. Kumbaga isang pitik, nasa na Tarlac ka na agad. So, yun, no, nakita nyo naman kung gano'ng kapugi ito, di ba? Eh, sir. Sir, matanong ko lang, sir. Ayun, nag-a-against the light tayo rito, eh. Ayan. So, ito pa yung mga previs nila, sir, no? Apo, ano po, mga previs. Charger to sir, charger. Ah, charger. Ito, tayo sila ni Plato. Oh, ito, magic absorbing towel. Oh, di yan, di naman, di ba? Bakit tools, ayan, socket range. Ito, guys, no, ito yung pinaka-importante sa lahat, no, dahil mayroon akong i-upload na video kung gaano, ano, katiba itong mga binibigay nilang, ano, tire, ano, ano, itong, disc brake locker na to, no, dahil nga, nagkaroon ng problema doon sa aking e-bike na muntik na mawala sa akin. Kasi naman sa high timer, sir. So, ayun. Iwas overcharge. Iwas double, ano yun? Overcharge, oo. Pero, sir, di ba wala namang problema sa pag-charge natin kahit na konting ano lang, no? Okay. Ma- ano, wag lang yung taga sobra-sobra maghapon. So, yun. Ito yung, tapos meron pang kasamang, ay, saan to? Hook, yes, sir, hook. Ay, hook. So, dito, guys, no, nakita nyo naman, no? So, kung pang malakasan na, ano, pang malakasan na. Ano, paano ba ito paglagay nito, kuya? Yes, sir, tatanggalin nito, sir. Tapos? Lalagay lang ito. Ito, tanggalin muna ito. Ay, yan, ano doon? Ah, yuhok lang. Ayun. So, dito, guys, na nakita nyo rito, isa, i-op natin, ha. Dito, napansin nyo rito, isa, meron ditong, ano, no? Meron ditong, itong pinaka-battery niya. Pipihitin lang natin ito, ha. Pihit lang ito. Ay, naka-copy na yata, eh. Ay. Ayun, nakita niyo yung tunog na yun, no? So, ito yung pinaka-battery niya, no? So, naka-safety lock tayo. Pwede tayo mag-ano, no? Tawag ito, kuya? Breaker. Breaker. Kung sakasakali na... Yun, kung sakasakali na, ano, no, na... Hindi siya umandar. So, gaya nga ng binanggit natin nakaraan, yung battery niya is... medyo mag-aang to, kukumpara natin sa lead acid, no? Itong battery niya. Lamang kilo lang to. Oo. Oh, diba? Oh, yan, no? So ito po 'yun, no. So guys, nakita niyo naman guys yung ano, no, yung ano natin, yung battery niya, taga napakasilyado. Ano nakalagay dito, kuya? Na, di ba? Ay, na, ay yung code niya. Okay. So tignan niyo man, plastic na plastic pa, no. Ayun. So kayo na bahala maglagay dito ng plate number niyo kung ano gusto niyo ilagay. Oo, pero may papayo ko lang sa inyo, no, kung kaya niyo kumuha ng lisensya, kumuha na tayo. Para sigurado kasi nasa biyahe tayo, eh. Oh, yun. Yun lang ang may ano kasi laging may nagtatanong sa akin lagi pag mag-upload ako lagi ng e-bike. May lisensya po ba yan? May lisensya po ba yan? Hindi ko ba nasisita sa LTO? Guys, kahit nasabihin na natin na hindi nasisita, gawin na natin na, ano, na kumuha na tayo ng lisensya. Nasa ganun, is may laban tayo sa kalsada. Kasi once na masagi ka dyan, ikaw ang masagi nila, ikaw pa rin ang talo kasi wala tayong lisensya. Ganun. So, nakita nyo naman yung bugs, guys. Tignan nyo naman. Grabe, nung ganda, no? Ito yung pangalawang kukunin natin ngayon. Ito yung sa akin. Ayun, no? Balik tayo rito. Ito. Sir, ito po, tanong ko lang, sir, dito, sir, no? Yung sa battery niya, ito yung kinukunat ngayon, no? Yung battery niya. So, yun, ito, no? Kinukunat niya yung battery. Itong nakaraan natin na bili dito is hindi pa siya naka-SBMS. So, yun. So, makikita na sa application sa cellphone kung ano yung mga, ano niya, mga naka-indicate na mga battery niya. Yun. Ito yung akin, yun. Eto, pinatang ko na yung ano, kuya, yung na-port na ano ni Muning. Oo, oh, ngayon ni Muning. Unang araw, unang nabindisyon na ng ano, ng pusa. Ayun. So, ayan. Mm-hmm. So, natanong ko lang din nakaraan, no, pwede rin tayo rito na hugas ng konti. Pero iwasan natin yung mga basa, yung battery o yung, ano, o yung controller sa likod. So, pwede naman dito yung hugasan, harapan. Pero mas kung kaya niyong punas-punasan lang, konting tubig lang na spray-spray, okay na, eh. Diba, kuya, no? Kasi nasa atin na rin yung pagka-safety, kumbaga, hindi natin pwedeng ilarga yung sa ano, kahit naman motor, hindi natin pwedeng iraga sa baha, eh. Umot-umot pa kaya itong electric natin.
So may nagtatanong kasi palagi sa atin kung pwede daw ba sa baha. Pwede po yan, huwag lang natin ibabad. Oo, pwede kayo ibabad. So guys, tanong ko lang dito, magkano presyo nito? Kuya, magkano po presyo natin nito, kuya? 9,995. Magkano po? 9,995. Sa Bali Sarado, 10,000. Ito, pwedeng-pwede ito. Ready na for palengke, no? Sa mga nanay-nanay natin dyan, no? Ganda. May kulay. May kulay, pula, itim. So kuya, sa mga ganong kalaki, magkano yung ganong kalaki? Ayaw po yan. 51,995. So guys, no, dito lang po kayo pumunta sa may Saranay, sa may, ano, Caloocan. Oo. Ito yung ano na, pakita ko sa inyo yung ano ha. Lagi may nagtatanong sa atin ng address eh. Ayan po yung ano na, no? Yan. Pag sarap ng bodega, makikita nyo agad yan, no? Prism e-bike warehouse bodega. Ayan po. So, ayan. Susunod natin mamaya yan. Ito yung mga natin dito, mga staff nila na talagang mababait. Kuya, na, may nagsabi sa akin, may mga nagko-comment sa akin doon sa ano, sa upload ko. Mababait daw yung mga staff dito. Hindi, totoo ate. Totoo. May mga nagko-comment doon, mababait pa, maganda yung mga unit nila, maganda, mababait pa yung mga staff. Diba? Ang ganda pakinggan, diba? Comment na, ay hindi, guwapo eh. Mababait eh. Mababait lang eh. Oo. Hindi, totoo, promise eh, totoo yung sinabi na. May mga nagko-comment doon. Kasi may mga nakapunta na rito, may nakabili na rin. Magaganda yung mga product, mga items dyan, saka mababait yung mga staff. Yan ang pinakamaganda doon na talagang babalik-balik yung mga customer natin dito. Kasi may mga ibang tindahan, kala mo, magtanong ka lang ng konti. Oo eh. Kumbaga, tulad yan, may nag-comment sa akin ngayon, mga tita ko, malamang sa araw, nandito na naman ako para kumuha ng isang unit na naman. Sa tito ko naman. O diba? Well, may re-recommend natin kasi mababait yung mga crew natin dito. Ay, yung mga staff natin. Ay, si ate, ang ganda po. Mabait na maganda pa. Ayun, so dito lang guys. Ano kaya anong tanong ko lang, anong oras po kayo bukas? 9 a.m. to 6. Monday to Monday, walang Sunday, no? Wala pong ano, walang off. Ayun, so walang tapos. Ayun, walang off. So Monday to Monday. So naman po kami dito ng day off. Ayun, so guys, napunta na kayo rito sa may pinakita naman natin kung paano papasok dito. Kaya para malaman nila yung papunta rito magmula sa may kanto kasi lagi tinatanong kung saan daw ba yung area eh.